Magandang hating gabi dyan sa Pilipinas. Magandang tanghali dito sa California. Magandang hapon sa New York. Magandang umaga sa Hawaii. At magandang gabi dyan sa Australia, Dubai, and magandang hating gabi dyan sa Japan. So, sabi ko nga sa inyo, magluluto tayo ngayon ng creamy ube halaya. Ito yung ube na hindi nyo kailangan i-slice, kundi ito yung pwede nyo ilagay sa mga garapon or sa mga container na i-scoop nyo lang. As in, para siyang custard. Okay? Yung texture niya is malambot at madali siyang kainin at madali siyang malusaw kapag kinain natin siya. So, ito yung kailangan natin ngayon. 1 pound ng ginadgad na purple yam or ube or taro. Okay? And then, kailangan natin ng 1 can ng gatas na malapot at isang lata 7.6 fluid ounce ng Nestle cream, 2 gatas na evaporated at 1/4 cup ng white sugar lang. So ngayon, simulan na natin ang pagluto nito. Okay? Baliktarin natin yung camera. So yan, nakikita nyo dyan. Sana na malinaw siyang nakikita yan, okay? So, una natin ilalagay muna yung ating ube. Okay? Lagay natin yung ating ube muna. Yan, ginagag siya. So sa paggagad-gad ng ube, dapat ano muna, kung yung fresh na bibilin nyo, pakukuluin nyo muna yan hanggang sa lumambot. And then, saka nyo gagad-garin para mas madaling maluto yung ube natin. And then, lalagay natin yung ating 1/4 cup ng white sugar. Okay? And then, ang ating gatas na evap. So, isa. Dalawa. Tapos, ilagay natin yung ating 1 can ng Nestle cream. Sa atin, sa Pilipinas, hindi na nilalagyan ng Nestle cream yung ube. But this one, it helps na maging moist yung ating ube kapag merong cream. Actually, when I tried this in New York, ang nilagay ko is sour cream. Masarap din ang sour cream. Ayan, nilagay na natin ang ating heavy cream or ang Nestle cream. And then, lagay naman natin ngayon ang ating gatas na malapot. So yan. So lahat ng ingredients natin ngayon, nandito na. So, mapansin nyo, hindi pa rin bukas yung apoy. So, kasi kailangan muna natin siyang i-mix mabuti bago natin buksan yung apoy. So, nakikita nyo, yung texture nya is parang liquid pa rin siya. Kasi hindi pa na-absorb ng ubi natin yung mga ingredients na nilagay natin. So ngayon, kapag na-mix na natin ng ganyan, so pwede na natin na buksan, sindihan yung apoy. Medyo medium heat lang. Tapos, always remember na kapag magluluto tayo, mas maganda siguro
na gumamit tayo ng wooden spatula kasi medyo unang-una medyo matibay siya at saka kasi kailangan natin mamaya to kapag i-scrape na natin yung pinaka-ilalim niya para hindi masunog, kailangan medyo flat yung dulo niya. Okay? So, sa mga nanonood dyan, alam ko medyo madaling araw na dyan sa Pilipinas. Kasi dito, 11:18 ng umaga. So, I think dyan sa Pilipinas, siguro alas dos na ng madaling araw. Biyernes naman dyan ang gabi, so alam ko mga gising kayo. So, di ba? So, kapag magluluto ng ube, kahit nakikita nyo medyo liquid pa siya, kailangan continuous pa rin yung paghahalo nyo kasi ayaw natin manikit siya sa ilalim at masunog. Kasi once na nasunog yan, masisira na yung lasa ng ube nyo kasi yung buong lasa ng ube, magkakaroon ng lasang usok. So, since liquid pa lang siya, hindi pa nagre-require siya ng gumamit ng spatula. So, pwede natin gamitin pa ang ating wire whisk. And then, once na mag-start na siyang mag-boil at medyo lumapot, then pwede na natin gamitin yung ating spatula. Siguro this one will take you like only 30 minutes or 45 minutes. Meron na tayong ube halaya, the creamy ube halaya. And then mamaya siguro after this lutuin naman natin yung ano, yung pasta bolognese. At dun sa medyo matutulog na, pwede naman tayong mamaya mag-review na lang ng video, maya natin panoorin, or subscribe kayo sa YouTube channel ko, Jason Leonardo Javier. Doon natin panoorin yung mga procedure at mga cooking lesson. Diba, mahalaga na kailangan medyo magdurog-durog yung ube natin at mahalo talaga siya ng husto para lahat merong flavor kasi kapag medyo meron pang buo-buo, hindi siya pinapasok ng tamis o tsaka nung mga nilagay nating ibang ingredients. Nung medyo bata ako, siguro mga 10, naranasan na natin magluto nito pero sa malalaking kawa. Medyo pahirapan yung lutuan noon kasi nga ang ginagawa natin na ube noon kapag piyesta, yun talagang sobrang lagkit. Hindi yung kagaya nitong gagawin natin ngayon, yung creamy. Siguro kung kayo napunta dun sa Baguio, familiar kayo dun sa Good Shepherd na ube. So iyon yung gagawin natin ngayon. Yung cream style na ube halaya. Kasi ito naman pambahay lang, hindi naman siya panghanda, kaya itong mga gantong klase ng ube halaya, maganda lang to sa kung meron kayong mga magagandang garapon or yung mga magagandang lalagyan, maganda to mga pangregalo or pang-pauwi sa mga kaibigan kapag may mga bisita kayo. At tapos lagyan niyo lang mga konting ribbon, magandang takip. So ito yung mga habang nanonood ka ng TV, kinakain mo lang with a spoon. Sa totoo kasi itong ube talaga medyo nakakapagod lang talaga ng nakakangalay sa kamay kung lutuin, pero sulit naman kasi siya kapag natapos na. Hello dyan to Sasa Rogando Sasot. Kumusta dyan? Favorite mo to. Sige, pagpasyal mo dito sa US, pasyal ka naman dito. At para maipagluto kita ng mga paborito mong sweets. Di ba?
And sas, ito yung ubi na ano, na parang sa Baguio, yung tao dito, parang Good Shepherd, yung creamy. So ayan, nadurog na yung ubi natin at medyo umiinit na siya. Mamaya lang nito, pagkulo na niya, madali na natin siyang ano, mapapalapot. Kusa na siyang lalapot kasi i-absorb na nung ubi natin yung gatas, yung condensed milk, yung Nestle cream. At ingat kayo kasi once na lumapot to, ito yung pumuputok at tumatalsik. So baka mapasok kayo, kaya ingat lang. Ang technique doon is dapat continuous lang yung halo ninyo para pasukit siya ng hangin sa loob at hindi maipon yung pressure sa ilalim. Kaya kailangan natin siyang haluin ng haluin para hindi siya tumatalsik at hindi tayo maaksidente or mapasok. So ito yung natural na kulay ng ube. Kasi yung iba na kaya nakikita nyo parang masyadong purple kasi nilalagyan nila ito ng ano ng food coloring. Ako kasi mas gusto ko yung natural na kulay ng ube, which is light na ano na purple. And then ano naman, bukas, sas, ito madali mong gagawin dyan dahil alam ko merong mga ingredients dyan sa Austria, sa Netherlands, gagawa tayo ng crispy top leche flan. Ngayon nyo lang narinig yun, di ba, yung crispy top leche flan. Leche flan yung ilalim niya, pero crispy yung ibabaw. So bukas gagawin natin yan. Actually, matagal ko na tong recipe at hindi ko tinuturo kahit kanino. Pero malakas ka sa akin, sas, ituturo ko, 'di ba? Ayan, medyo lumalapot na siya. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, mainam at maganda na ang gamitin ninyo ay yung ube na napakuluan niyo na, yung luto na, kasi once na lumapot 'yan, pwede na natin masabi na luto na siya. Unlike dun sa hilaw na ube na ginagat, kailangan pa natin lutuin together with all the ingredients. Kaya minsan hindi natin maiwasan na nasusunog na siya, hindi pa rin siya luto. And yung iba naman, naglalagay ng vanilla. Ako ayoko nang naglalagay ng vanilla kapag Filipino, especially kapag mga minatamis lang Filipino, kasi ayokong mabago yung lasa. Kasi sa panlasa natin mga Pilipino, gusto natin malasahan yung mismong ingredients niya. Kagaya ng ube, gusto natin malasahan yung ube. Ngayon, kung lalagyan ko siya ng vanilla, parang magtatalo yung lasa ng ano, ng ube at saka vanilla. So might as well, hindi na lang ako naglalagay ng mga ganong mga additives. I am more on a natural ano side ng taste niya. Rather than ano i-improvise ko siya, lagyan ko siya ng kung ano-ano. When it comes to Filipino food, ganun ako. Ayan, so nakikita nyo medyo lumalapot na siya. Hindi natin titigilan ng paghalo kasi baka masunugan tayo ng ilalim, ayaw natin masunog. So, at tandaan nyo, kapag hinahalo nyo siyang ganito, huwag nyo kakalimutan rin yung mga gilid kasi sa mga gilid na yan, nag-i-stack yung ano, yung mga hindi natin nahalo. Doon nagsisimula, nasusunog yung ating ano, mga niluluto. So, nakita nyo naman, wala pa siyang wala pang 30 minutes, pero nakita nyo, pumukulo na siya. So, sa ganyang paraan, medyo hinaanan natin yung apoy. At kailangan continuous yung halo natin kasi nga ayaw natin na matalsikan tayo kasi alam nyo na sobrang init talaga to dahil malapot siya. At
Ano, at anything na malapot kapag sobrang init, natalsikan ka, iyan ang sobrang sakit. Mas masakit yan kesa dun sa mga natapunan ka ng liquid na kumukulo. Kasi yung mga liquid, madaling maalis yan at pag nahanginan, medyo lalamig na. Kaya lang itong mga malalapot na to, kahit maalis mo na, yung hapdi niya, nandun pa rin sa balat. Kaya iwasan natin, mag-ingat tayo kapag mga nagluluto tayo ng mga ganito mga creamy na ube or mga mahablangka. Iwasan natin matalsikan. So ayan, dahil medyo nagdidikit-dikit na siya, medyo malapot na siya, magpapalit na tayo ngayon ng gagamitin natin para mas scrape natin yung ilalim. Nakikita niyo diyan nabubuo na siya. So kailangan na natin ng spatula para mas scrape natin yung pinaka ilalim niya at saka yung mga gilid. So ayan. So mga ilang minuto na lang, luto na yung ating ube. 'Di ba? Walang kalahating oras. Hindi natin kailangan maghalo ng napakatagal. And then, mamaya kapag luto na 'to, hanap tayo ng magandang garapon, lalagyan natin ng ribbon. And then, kukunan natin ng picture. Siyempre, ipopost natin yan para makita ng ating mga taga-subaybay dyan at mga taong mga gustong magluto. Ayan po. I think ang ubi sa atin, yung fresh, is medyo mahal. Kaya yung iba, naglalagay sila dito ng ano, aside sa ubi, nilalagyan nila ng ano, ng white na kamote. I'm not just sure kung merong white sweet potato sa Pilipinas, kasi mostly nakikita kong sweet potato sa Pilipinas yung kulay orange. So ito pwede mo siyang lagyan ng ano, yung ube ng sweet white potato. Para pang-extend lang ba? Ayan, nakikita nyo pumuputok-putok siya kaya hindi natin tinitigilan ng halo para hindi tayo talsikan. Kasi nakikita nyo dahil malapot nga siya, kapag mainit yung ilalim, nagbi-build up siya ng pressure sa ilalim. Yung mga usok, mga naiipon na hangin doon sa ilalim, pag belta niyan, kasama yung ano, yung niluluto natin sa pagtalsik. Kaya kailangan haluin natin para ma-release niya kaagad yung ano, yung pressure. So hindi siya tatalsik, di ba? So naririnig ko na kapag ini-strip ko yung tunog niya na humihiwalay na dun sa kawali. So ayan. Tsaka ang bango niyang lutuin. Kung lalagyan ko siya ng vanilla yung maamoy natin, hindi yung aroma ng ube. Ayan, so kita niyo diyan yung ube natin. Diba? Ang bango niya. Na parang mixture, yung amoy niya is parang yung amoy ng yung leche plant, ube at parang ang bango-bango sa bahay. So yung gilid kailangan din natin i-scrape yan. Diba? So ayan, medyo lumalapot na siya. So kailangan ingatan lang natin yung paghahalo, na kailangan hindi sunog yung ilalim, di ba? Ayan, nakikita nyo yung lapot niya. At tong lapot na to, once na lumamig siya, mas ano pa siya, mas creamy pa siya. Ganto lang talaga siya kasi mainit, pero once na lumamig yan, mas malapot pa. Kaya ang gagawin natin, hindi natin siya yung ano, yung texture niya, hindi yung masyadong kumakapit na sa sandok. Otherwise, kapag lumamig siya, medyo titigas na siya. Ito, ihayaan lang natin siyang pumulo ng mga ilan pang minuto. And then, masabi natin na luto na siya talaga. Ayan, no? Creamy siya talaga.
So dalawa lang iiwasan natin dito kapag nagluluto ng ube. Ang masunog yung pinakailalim niya kasi maglalasang usok na yung buong ube natin. At pangalawa, maiwasan natin na matalsikan. Kasi sobrang init talaga to kasi malapot siya. Yan, mga siguro 5 minuto pa natin siyang pakukuluin. And then tapos na siya. Pero nasa sa inyo yan kung gusto niyo yung ano, yung parang ube na pwede nyong i-slice, pwede nyo siyang mas tagalan sa apoy. Pero ang gagawin natin is yung nakalagay sa garapon or sa container na pwedeng i-scoop lang ng kutsara. Diba? So ngayon kasi hindi lang basta yung ube niluluto natin, kailangan din natin nalutuin din yung ingredients natin. Kaya medyo tinatagalan pa lang natin yung pagpapakulo sa kanya kasi kailangan maluto yung gatas, especially yung gatas na malapot para hindi kaagad siya napapanis. Diba? Kasi kung nakita nyo na ganyan, akala nyo luto na, paano naman yung ano, yung gatas? Kailangan lutong-luto rin siya para mas matagal yung ano niya, yung shelf life nung ginagawa nating ube na dessert. Ayan. Siguro mga ilang minuto na lang, 2 minuto, ayan, okay na siya. And then i-plate na natin siya. Tapos mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano pa yung gamit nitong ube na to. Na akala mo, ganyan na lang siya, papapakin na lang siya. Pero meron pa yan, may iba pang gamit yan na ginagamitan ko. Ayan, okay na. So, luto na siya. So, pwede ko nang apatayin yung apoy. So, ngayon, ayan, naituro ko na sa inyo yung ano, yung ating creamy ube halaya, 'di ba? So itong ube halaya na to, kapag lumamig naman, pwede na rin nating gamitin siya kung gusto nyo sa shake, sa taro shake. Like meron tayong blender, maglalagay lang tayo ng mga crushed ice, tapos lalagyan natin siya ng 1 cup nito ng ating ube halaya, tapos siguro mga ilang teaspoon ng sugar. And then ng milk. Tapos i-blenderize lang natin siya. Meron na tayong taro shake. Okay? So mamaya hindi ko siya ipi-plate, igagarap po natin siya sa magandang garapon and then kukuha na natin siya ng picture. Okay? So mamaya kita-kita ulit tayo kung gising pa kayo, magluluto tayo ng ano ng pasta bolognese. Okay? Italian pasta with meat sauce. Okay? So muli, ito si Chef Jason Leonardo Javier. Follow me sa Instagram and subscribe sa YouTube channel ko, Jason Leonardo Javier or Chef Republic. Kita-kita tayo mamaya. Maraming salamat.